What's going on mga koys? Kung bago ko pa lang sa channel ko, siguraduhin lang na pindutin ang subscribe button dahil marami kang matututunan dito. Kaya abangan! So ayun na nga naging problema. Nagbablog tayo tapos biglang may tumawag. Ngayon, hindi natin napindot yung record, kaya naputol yung record natin. Buti na lang nakita ko, na-save ko pa yung video. So ito, sinimulan ko siya ng guideline, gumawa ko ng bald line, then ginamitan ko ng 1.5 with the lever close para alisin yung bulk sa gilid ng buhok niya. So gumagamit ako dito mga koys ng Babyliss Chrome Pro Cordless Clipper. So ngayon, sinundan ko ng lever open para gumawa ng panibagong guideline. So ngayon kuys, babalik tayo sa lever close, then bubuksan lang natin ng one notch or konting-konting open para lang atakihin yung bottom line, yung linya lang po sa ilalim ang aatakihin natin. So dito sa part na to, ito yung unang guideline na ginawa natin bale. So talagang crucial tong tapat na to dahil dito halatang halata palagi na may linya, or kung nagkamali ka or kung medyo malabo yung pagkakatingin natin is dito nakikita yung napaka malinaw na linya kapag hindi natin naging pulido yung bottom line na ito. Pagkatapos mga kuys, ile-lever half open ko lang siya or ilalagay ko lang sa gitna yung lever niya para atakihin yung middle line. And then habang tumataas ako, then pumabalik tayo sa lever open ulit para mas maging malinis yung unang guideline na ginawa natin. So kung may mga natitirang linya, balik lang tayo sa lever close, then atakihin natin yung bottom line or yung pinaka linya na nagawa natin nung unang mga guidelines. So ang logic ko talaga dito is yung mga koys, kung sa baba tayo umaatake is lever close, then habang tumataas tayo is pa-lever open or pabukas ng pabukas yung lever natin habang tumataas tayo. So yun na nga mga koys, natapos na natin yung isang side. So gagawin natin yung same process dito sa likod at ganoon na rin sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. So nagsimula tayo sa lever close, inatake natin yung bottom line, and then binuksan natin ng konti yung lever, pataas tayo ng konti, halfway open, tumaas tayo ng konti, at balik tayo sa lever open para mas malinis yung nagiging transition. So sunod na step natin mga koys is gagamit ako ng number 1 guard with the lever open. So kung matatandaan nyo, yung simula ng ginawa ko or yung pinangalis ko ng bulk is 1.5 guard with the lever close. So yung 1 or yung number 1 guard with the lever open is magbe-blend po siya sa number 1.5 na guard. So pero hindi natin ididig yung paggupit natin or yung paghagod natin, kundi pa-scooping motion or flick out motion lang yung gagawin natin. So yung paghagod ko dito is just below the number 1.5 guard yung ating hahagurin. So panatilihin natin ma-blend or maging magaan or maging banayad ang paghagod para hindi tayo nakakagawa ng mga linya. So yung mga koys, mag-i-skip tayo sa number 1 with lever close. So gagamitin ko na agad dito is 0.5 guard or 1/2 guard with the lever open. So dito masyadong mag-ingat tayo ng konti dahil hindi tayo gumamit ng number 1 lever close. Pero banayad lang paghagod natin. So papakita natin sa inyo. So pataas lang tayo, scooping or flick out motion lang. So huwag nyo ididiin yung guard or yung clipper dahil gagawa kayo ng panibagong linya dyan. So kung makikita nyo, almost nagbe-blend po yung ano, yung ating mga guidelines. Pero may natitira pang konting-konting linya,
Pero maaalis natin yan kapag sumunod na tayo or nagpunta na tayo sa next step na gagawin natin. Ito na nga mga kuwis, ito na yung sunod na step natin is gagamit pa rin tayo ng the same guard, yung 0.5 or yung 1/2 guard pero naka-lever close na. So dito ang aatakihin lang natin yung bottom line or yung linya na natitira. So minsan pwede tayong gumamit ng mga kanto ng clipper para hindi ito masyado nakaka-create ng mga harsh line. Pero dito, flick out motion lang uli. Huwag nating isasadsad yung clipper or yung guard dahil siguradong kakayuring niya yung buhok at makakagawa kayo ng linya. So, dahan-dahan lamang. So, makikita nyo dito kung paano natin hinahagod yung kanyang ulo. So, makikita nyo nagbe-blend na. So, lilinisin na lang natin yan mamaya sa pag nag-detail tayo. So, huwag kayong matakot kung hindi matanggal yung linya sa 0.5 with the lever close. Ibig sabihin, kailangan nyo pang bumaba ng isa pang mas mababang guard. So, ibig sabihin mga kuwis, babalik tayo sa clipper without guard pero naka-lever open. Kasi yun yung sunod na sa pababa or yung mas mababa sa 0.5 guard, yung lever open. And then, check natin or i-detail natin mamaya yung mga kung may mga natitira pang linyang po konti-konti. At makikita nyo yan mamaya, kaya huwag ka na mag-skip. So, ito na nga yung mga kuwis, yung konting detail na gagawin natin. So, babalik tayo sa clipper without guard pero naka-lever open. So, pansinin nyo mga kuwis kung paano ko ginagamit yung kanto ng blade or yung kanto ng clipper para atakehin yung mga natitirang linya. So, ibig sabihin kasi mga kuwis, kapag kanto lang ng clipper, mas safe tayo para hindi na tayo nakakagawa ng mga linya or in case na mapadiin tayo, hindi halata masyado. So, mas safe po kapag nagdi-detail tayo is gamitan ng kanto ng clipper. So ito na mga kuwis, gamit ko yung aking W-Mark NG101, i-clipper overcomb na natin siya. So hahanapin natin yung last guard na ginamit natin na which is 1.5 and then doon tayo magsisimula iskwala yung ano, yung supply. Iaangat lang natin yung mga buhok at yung mga lumalabas, yun ang papadaanan natin ng clipper. So, gusto kong i-share sa inyo mga kuwis kapag nagki-clipper overcomb ako. So, yung clipper ko is naka-lever open palagi. So, ibig sabihin, sa opinion ko lang yun mga kuwis, ya. So, mas softer yung dating kung naka-lever open in compare sa naka-lever close. So, tip number one. Yun nga mga kuwis, clipper overcomb. After ng clipper overcomb, nakita nyo na yung magandang transition na nangyari dito. So, nagkaroon na tayo ng isang blurry fade. So, ngayon sinundan ko naman ng trimmer. So, ito yung ginagawa ko. So, downstroke yung ginagawa ko para hindi ako makagawa ng linya. Then, babalik ka rin ko yung trimmer para alisin na yung buong bulk o yung natitirang buhok sa bottom part ng ulo niya. So yun na nga mga kuwis, nakikita nyo yung transition habang tinatanggal ko na yung buhok sa ilalim. Pero gagawin pa natin yan ng mas magandang transition dahil
shishape pa natin yung bottom part dahil gagawa tayo ng isang skin fade. So, meron na. Ito na. Ito na yung transition na hinahanap natin. So, skin fade yung ginawa natin. So, after natin na-shave, i-check natin yung ginawa natin, then mag-detail muli tayo. So, pag-detail, laro lang tayo ng lever, close, open. Kung kailangan natin gumamit ng mga guards, then gagamit tayo. Pero kung kailangan natin lang ng without guards, then check lang natin. So ito yung gilid, gusto ko rin i-detail. So gagamit ako ng gunting para mag-scissor over comb. So lilinisin lang natin yan. And then, sa tingin ko tapos na yung gupit natin. Pero stop. Gusto magpaputol ng buhok ng anak ko. So anak ko nga pala yung model ko ngayon kasi wala tayong ginugupitan ngayon. So gusto nang magpagupit ang anak ko. Makita nyo mahaba yan. Actually, naka-perm yung buhok niya, pero light perm lang. Yun yung gusto niya. Ayaw niya na sobrang kulot, light perm. Pero babawasan natin yan at makikita niyo konting-konti lang yung tinatabas natin. Tapos na yung gupit natin. So eto mga kuwis, nagla-line up na lang tayo. Sigurado ito last na to. So, wag yung kakalimutan mag-line up dahil dito nag-i-stand out ang isang bagong gupit. So, once na na-line up nyo, ginamitan ng trimmer, then lilinisin ng labaha, then poging-pogi na yung ginupitan natin. So, ito na mga kuis yung finished product. So, ngayon kuis, kung napapanood niyo yung vlog ko, ngayon nakakagawa na tayo ng isang magandang blurry fade. Kaya kung bago ka sa channel ko, please do subscribe to my channel. Salamat!